Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado sa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon ng Adbiyento. Idalangin natin na tayo ring lahat ay makatugon sa panawagan ng Diyos na makapagbahagi ng kanyang misyon sa sangkatauhan. Kaysa ng lahat ng ating mga panalangin, isama natin ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa kaarawan ni Tricia May Arago. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maaasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing.
Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayo. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Yoong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itinataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoon aming hukom, aring nag-utos ngayon, kaligtas ang iyong ihatol. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel.
Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng ating opisyal na himpila ng radyo dito sa Batangas, ang 95.9 Radyo Totoo at Spirit FM dito sa lalawigan ng Batangas at mga karatig lalawigan. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Gaano po kayo kabait? Gaano kayo kabait? Ikaw ba ay mabait ayon sa laki ng ibinibigay ng iyong anak? Abay, Father, pagka ho nagsulit ang aking anak, ay di, mabait-bait ho ako? Ay kung hindi, ikaw ba'y mabait ayon sa tinatanggap mong papuri sa iyong mga kapitbahay? Ako ho, Father, ay mabait din naman, Father, kapag ka ho, mabait din sa akin. Ay paano pagka hindi mabait ang iyong mga kapitbahay, so hindi ka na rin mabait? Father, ako ho ay mabait kapag ka ho ako'y nakakasimba sa Padre Pio. Ay salamat, narito kayo ngayon. Ay paano kahapon? Padre, ako ho ay mabait kapag ka ho maayos ho ang pasok ng pera. Ay kung maganit ang pasok ng pera, saan nakabatay ang ating kabaitan, mga minamahal? Sapagkat kung ang iyong pagiging mabuti, ang iyong kabaitan ay nakabatay sa mga tinatanggap mong kabaitan mula sa iba, limitado po ang kabaitang mayroon tayo. Sabi ng Diyos, yamang tumanggap ka ng walang bayad, ay magbigay ka ng walang bayad. Hindi ko alam, baka nakakalimutan na natin. Tanyo ngayong umaga, kayo kayo nakapagpasalamat sa Diyos na tayo sinikatan ng araw? O nakalimutan na lamang ninyo? Ito po'y biyaya. Hindi lahat sinisikatan ng araw. At hindi natin alam kung bukas sisikat pa uli ang araw sa atin. Nakapagpasalamat ba kayo na kayo'y malakas ngayon? Oo, may kaunting nararamdaman, baka may kaunting sakit, pero yung ligtas na makapunta ka ngayon dito, ipinagpasalamat ba ninyo sa Diyos? Yan ay kanyang biyaya. Kayo ba'y nagpasalamat na nagising kayong katabi pa ninyo ang inyong asawa? Kayo ba'y nagpasalamat na malalakas ang inyong mga anak? Oo, at minsan ay pasaway, ang marami hindi pa nakakatapos sa pag-aaral, pabigat pa sa buhay, pero salamat, may pamilya. Mga minamahal, napakaraming libre at walang tinanggap na bayad na biyaya na minsan ay ating nakakaligtaan sapagkat nakakalimot tayo sa Diyos na napakabuti na laging nagbibigay sa atin. Paano kung sabihin ng Diyos na ang araw ay sisikat doon sa mga mababait lamang? Siya. Paano yon? Hindi pati si Father hindi sinikatan ng araw? Ganoon kabuti ang Diyos. Mabuti siya at nagbibigay ng biyaya. Gusto mo siya o hindi? Mahal mo siya o hindi? Sinusunod mo siya o hindi? Bakit?
dahil mabuti ang Diyos. At doon dapat nakabatay ang kabutihan at kabaitang mayroon tayo sa kung paanong kumabuti ang Diyos. Sapagkat kung nakabatay tayo sa kabaitan ng ating mga asawa, sa kabaitan ng ating kapitbahay, paano kapag hindi na sila mabait at mabuti sa atin? Dapat ang ating ginagawa na kabutihan sa iba ay ayon sa kabutihang tinatanggap natin sa Diyos araw-araw. At napakarami po nito. Kayo ang makakapagbaybay ng lahat ng kabutihan ng Diyos. O at minsan ay parang napakalayo, o at minsan parang napakahirap, o at minsan ay parang napaka-challenging ng buhay, pero nakakaraos. Tingnan ninyo at maya-maya ay Pasko na uli. Pero may utang ka pa rin. Marami ka pa rin bayarin. Marami ka pa rin alalahanin. Pero nariyan ang biyaya ng Pasko. At yun ang ating pinaghahandaan, mga minamahal. Pinaghahandaan natin ang dakilang biyaya ng Diyos para sa atin. Si Kristo na sisilang sa ating mga puso. Yun ang diwa ng Adbyento at paghahanda sa Pasko. Paghahanda ito kay Kristo. Siyang puno ng lahat ng kabutihan at kabaitan. At yun ang ating pakikihati sa kabaitan ng Diyos. Yun ang misyon ng bawat isa sa atin. Paalaala nga sa atin ng Aral Batanggenyo mula sa mga bilang 121 hanggang 129. Ito'y tumutukoy sa pagtawag ng Diyos. Bawat isa sa atin may pagtawag ang Diyos at ito'y misyon na ating tinutugunan, pakikibahagi sa panawagang ito ng Diyos. Kaya ang kabaitan ay ayon sa kanyang pagtawag. Kung tinatawag ka ng Diyos bilang mga magulang, maging mabuti at mabait kang magulang. Kung tinatawag ka ng Diyos ngayon bilang kanyang mga anak, maging mabuti at mabait kang anak. Tinatawag kang madre, tinatawag kang pari, maging mabuti ka sa kung anong pagtawag mayroon ang Diyos para sa iyo. Sapagkat sa bandang huli, tatanungin ka ayon sa pagtawag na iyan ng Diyos. Ikaw ba ay naging mabait na kaibigan? Ikaw ba ay naging mabuting kapitbahay? Ikaw ba ay naging maunawaing asawa? Ikaw ba ay naging mapagpatawad na tao? Yun ang tanungan sa huli. Kaya nga po hilingin natin sa banal na misang ito habang tayo'y natitipon dito at sa ating mga nakikiisa online at sa radyo, tanungin natin ang sarili at hilingin kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, ako po'y bahaginan mo ng iyong kabutihan. Ako po'y bahaginan mo ng iyong kabaitan. Bigyan mo ako ng puso na laging handang ibahagi ang mga libre at walang humpay mong biyaya sa akin. Yung ako rin ay makapagbahagi sa aking kapwa, libre, walang bayad, at laging sa ngalan ng pagmamahal at sa ngalan ng kabutihan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslok. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linis, sinang lubos, tuwa't galak, isa. Tutubos sa atin.
alala. Propeta siyang nangunguna. Daniel, ihanda na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buhay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarangkila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay kami.
Jesus, hanggang kailan kami magtitiis. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Halina, O Jesus, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang.
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsuupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng simbahan ay makikita ninyo ang ating Pilgrim's Information Record Book. Kami po ay nakikiusap, pakisulat ng inyong pangalan at ng ilang hinihinging detalye. Ito po ay tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po ay mga OFW o kayo may mga kasamang foreigner, doon po kayo pakisulat sa ating International Pilgrims Information Book. Ito po ay tulong sa ating pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan at tulong ninyo para sa ating ginagawang paghahanda dito sa pambansang Dambana. Ang mga oras po ng ating Misa di Gallo at Simbang Gabi, sa Misa di Gallo, alas 4:30 ng umaga, simula December 16 hanggang December 24. At ang simbang gabi natin mula December 15 hanggang December 23 ay alas 5 ng hapon, maliban sa December 17, ito po'y Linggo, alas 6 ng gabi ang ating simbang gabi. Nawa po kayong lahat ay makiisa sa ating mga pagdiriwang. Salamat po sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 9 ng umaga. Ito po ay Healing Mass at Healing Liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Kung kayo ay mga nagnanais ting mag-alay ng bulaklak ng rosas, may mga available na rosas sa paligid ng simbahan. Sabi ni Padre Pio, mag-alay ng kulay puti sa pasasalamat at kulay pula para sa mga kahilingan. Inaasahan po namin inyong pananatilihi ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging sundan si Kristo sa landas ng pag-ibig. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapat ang buong kong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.